araw mga kaibigan, mga ka-viewers. Dito naman ako ngayon. Ang gagawin ko, mag-reformat ako ng computer para ipaabot ko sa inyo kung paano mag-reformat ng computer at gawin ko ang mga steps by steps. So, kasi kung sinong mga interesado dyan, kung sinong gusto matuto ng computer, at saka gustong mag-business ng pisonet, ganyan. So, kailangan talagang matuto kang paano mag-siayos ng computer, mag-reformat ng computer, ganyan. So, para yung negosyo mo, kumikita ka, at saka ikaw lang ang gumagawa or mag-siayos ng computer mo pag may problema. So, yung ito ang pinaka-importante sa lahat. So, dapat alam mo kung paano mag-reformat para yung business mo, asinso ka. So, yan. So, kumikita ka ng maraming pira. So, kung marunong ka mag-reformat ng computer para at least maka-start ka ng business. Katulad nito, yung pisonet. So, ito yung ano ko i-reformat. So, yan. So, i-ano ko sa inyo, i-turo ko sa inyo kung paano mag-connect ng connection. So, yon. Yung tinatawag na mga ka-viewers, no? Yung tinatawag na SATA, ito ay isang SATA. Yan, SATA. SATA connection. Sa din, ilalagay mo lang dito sa dyan. Ilalagay mo dyan. At saka yung ano, mga ka-viewers, ito. Ito. Ito ay power supply galing sa power supply ng computer, no? So, connect natin. So, connect lang siya dito. Oh. Ano ba to? Nahirapan ako sa pag-connect. Yan. Problema. Matigas. Mahirap pagpasok. Okay, so pasok na. Yan. Pasok na. Then, i-connect natin sa SATA port sa loob ng SATA port sa loob ng motherboard ng computer. Ayan, no? Simple lang, guys, no? Yan. Connect natin dyan. Connect natin dyan. Ano mo, mga ka-viewers, no? Press mo dito, press. Yan, press. Press para makapasok sa port. Press lang siya, press. Okay. Yan. Okay. So, connect na ang SATA. Guys, no, dito na tayo sa SATA tapi. So, ang gagawin natin, next natin gagawin, mano tayo mo, ano, F10 tayo or exit o F10. Okay. So, yes lang, guys. Okay, guys, no, na-proceed na tayo, guys. Nag-window is loading na, guys. Nag-start na tayo ng reformat ngayon. Okay, guys, no, dito, medyo matagal na minuto, guys, no, paghihintay natin. Kasi yung system ng computer mo, yung system unit, medyo matagal lang pag ano niya, pag window is loading files. So, kailangan maghintay ka lang.
Okay, so lumalabas na yung Windows. Ang ginagamit natin na OS, mga ka-viewers, gumagamit tayo ng Windows 7 kasi magdepende ito sa system ng ating ginagamit na motherboard. Yan ang compatible niya, is yan ng Windows 7. So magdepende yan kasi old yung motherboard ko. So yan lang ang gagamitin natin, Windows 7. Okay, doon na tayo sa repair ng hard disk, clean up. So, i-type na lang natin yung this part. This part. Okay, so lumalabas na yung system. So, type lang din natin yung less this. Ayan, kita na ba? Okay. 465 GB no, ang size ng ating hard disk. So, iano natin. Select 0 guys. Select 0. Okay. Selected na. Type clean. Okay, so succeeded. Okay na. Na-clean na, no? Clean na yung hard disk. At next. Okay, no? So type exit lang kayo, guys. Type exit. Yan. So X lang na yun, guys, no? Okay, so proceed na tayo sa restart. Okay, no, proceed na, no? Windows is loading files. So, kailangan, guys, no? Maghintay lang tayo kasi medyo matagal ito. Mga ilang minuto to. Okay, no? So, ito yung guys, no, 465 GB ang nasa hard disk natin. So kailangan yung partition natin para at least masiparate natin yung OS at saka masiparate natin yung mga games. So yan, 120,000 MB. Yan. Apply lang, guys, apply. So okay. Tama, no? Okay, lumalabas na yung Yan, 117 GB. So, yun na. I-ano lang natin, guys, no? So, new tayo. Babalik tayo din. Apply. Okay. Okay na. So, yan. So, next tayo. Ito yung i-select mo para kasi papunta tayo sa mag-load na yung OS. So, hindi pwede yung guys, sa 348. Yan. Hindi pwede dito, hindi pwede kasi dito tayo dapat sa primary 117 lang. Diyan natin ilalagay yung yung OS, yung system. Okay, next. Okay, yan, no? O, nagano na, mga ka-viewers, no? Oy, loading na. So dito, guys, dapat yung patient mo dito. Kailangan nga maghintay ka talaga kasi antagal. Antagal, siguro mga 1 hour kapin yung natin pag reformat ng computer. So kailangan talagang maghintay. Okay, guys, no, depende lang sa gusto mong guys, no, i-type mo sa pangalan ng computer mo at saka sa taas. Type din type. Mag-type ka ng PC. Next. Caps lock. Okay, dapat walang caps lock. Okay, escape lang mo, guys, no? Escape lang. Escape. Yan, then dito.
ask me later. Tsaka ang time natin ngayon, July 21-24 Saturday, then ano lang, mga 4 PM 5 PM 8 PM yan. Okay, next. It's okay na yan. Okay, next. Next, nag-ano na siya. Oh. Nag-welcome na mga ka-viewers to, nag-welcome. Yung system na ginagamit natin ay Windows 7 Ultimate, mga ka-viewers. Preparing desktop. Okay, mga ka-viewers, no? Nagano na ako, naglalagay na ako ng driver pack sa USB at saka nako sa port sa CPU. So try natin i-open yung ano, no, driver pack. Para ang purpose nito ay para pag makakonekta tayo ng internet. Okay, open, then okay, no, extract tayo, din ilalagay natin ito sa D kasi ang malaking space sa day, so extract tayo yan. Mga ka-viewers, no, i-ano ko sa inyo, i-input ko sa inyo, pag wala kayong ano, hindi ka maka-download ng driver pack, hindi ka talaga maka-connect ng internet. So yan ang pinaka-importante dito. Okay, no, nandito na tayo sa D at dito na nakalagay na dito ang driver pack. Ano natin gawin na lang natin dito, i-ano natin, i-run lang natin ito. Yes. Install. So install lang mga ka-viewers, no? Okay, nagano na siya, nagloading na, nagloading. Okay guys, no, yung ano natin, tapos na yung nag-install tayo ng driver pack. At saka ngayon, dito na, nakakonect na yung internet guys, no. So, connected na. So, tapos, mag-set up tayo ng isang apps, yung tinatawag natin na Driver Max, para yung ano natin, computer definition, yung graphics, at saka maayos at saka compatible sa mga games guys, no. Yan si download og driver Max. Okay, ito na yung driver Max, no. Try natin, open natin, run. Accept lang mga ka-viewers, no. Next. Okay, no, so yan na natin, scan natin yung mga driver. Yan. Okay na, mga scanning na yung ano, mga ka-viewers, no, driver updates. We're going to update the standard VGA graphics. Yan.
Okay, no, downloading is in progress.